The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration, as well as the entire brethren of the Church, believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receives the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieves and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church, like the first Church established in Jerusalem, which was administered by the apostles. The Most Holy Church is currently administered by the seven bishops, presided by the general bishop. The Church administration oversees over the whole Church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the Church has established congregation in most places in the three major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the Church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregations of the Church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the Church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the Church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio Stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms: Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, The Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of The Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy. Formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center, the Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aims to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Japan po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Salamat sa ating Panginoon Diyos sa mabiyaya at dakilang mga pagkakataon na patuloy niyang ibinibiyaya sa bawat isa sa amin. At nawa, ang mga pagpapalang ito gaya ng pagkakaloob ng buhay at kalakasan ay patuloy nating magamit sa makabuluhang paggamit gaya po ng patuloy nating pagsubaybay sa programang ito na pawang naghahayag ng banal na kalooban ng Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Kapatid na Benhanan at kapiling natin sa pagkakataong ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Mula po sa araw na ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay sisikapin po nating talakayin ang mga katangian ng ating Panginoon Diyos na naghahayag ng kanyang dakilang pag-ibig para sa atin na mga tao. At itong dakilang pag-ibig na amin pong ipapahayag sa inyo ay nasa antas po ng pag-ibig agape. Noong mga nakalipas na araw, ay tinalakay na po natin kung ano ang kahulugan ng agape. At para po sa kapakanan ng mga baguhang sumusubaybay, ang agape po ay isang Greek word na may katumbas na kahulugang banal na pag-ibig, selfless love, sacrificial love, at spontaneous love. Yan po ang dakilang pag-ibig ng Diyos na kanyang tinataglay. Kaya sa araw na ito, talakayin natin ang isa sa mga maraming katangian ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin po na mga tao. Kaya't ang paksa ay nagsasabing, ang Panginoon Diyos ay mapagpahinuhon. Ano nga po sa mababaw na Tagalog at kahulugan ang salitang mapagpahinuhon? At ano ang malaking kaugnayan ng pagiging mapagpahinuhon ng Diyos sa ating mga tao? Kaya dito po iikot ang ating talakayan, kaya sana po maging handa na po ang ating pong mga pakinig at kung maaari ay tandaan po natin at ingatan sa ating kalooban ang bawat binhi na ngayon po ay ihahasik ng Diyos sa pamamagitan po ng programang ito. Kapatid na Neraya, ano po ang kahulugan ng sinasabi sa ating paksa na ang Panginoong Diyos ay mapagpahinuhod? Ang sagot po na mababasa natin sa Biblia ay nakasulat po sa Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 9, sa salin po ng Bibliang Sambayan ng Pilipino Version. Hindi nagpapaliban ang Panginoon sa kanyang pangako, kahiman pinag-uusapan ng ilan ang pagpapaliban, mapagpasensya siya sa inyo at hindi niya iniibig na mapahamak ang sinuman. Gusto niyang magsisi ang lahat. Sa talata pong binasa ay napakatiyak po ang kasagutan tungkol sa kahulugan ng paksa na sinasabing ang Diyos ay mapagpahinuhod. Una po, gaya ng ating narinig, ang ibang salita ng mapagpahinuhod, lalo na po sa kapakanan ng mga kabataan na medyo nalalaliman sa salitang ito,
sa talatang binasa ay nakasulat ang salitang mapagpasensya siya. Opo, ang kasing kahulugan ng salitang ang Panginoong Diyos ay mapagpahinuhon, ang Panginoong Diyos ay mapagpasensya. At ang pagiging mapagpasensya ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan na hindi niya anya iniibig o hindi niya nais na yung mga tao, kahit na ang mga tao ay may nagagawang kasalanan o pagkakamali, ay humantong sa tinatawag kaagad na pagkapahamak o pagkaparusa. Sa halip ang nais niya sa mga tao dahil sa kanyang pagiging mapagpahinuhon, gusto niya ang mga tao ay magsisi. Magsisi ang lahat sa kanilang mga kasalanan, o sa ibang salita ay magpasya ang tao na magbagong buhay. Ibig sabihin, mga giliw namin, mga taga-subaybay, ang pagiging mapagpasensya ng ating Panginoon Diyos ay nagiging daan upang ang tao ay bigyan ng sapat na panahon upang malaman at aminin niya sa kanyang sarili ang kanyang pagiging makasalanan. At hinihintay din ng ating Panginoon ang pagtalikod ng bawat tao sa kanyang kasalanan. Kung kaya minsan nakikita natin, para bang kino-question natin ng Panginoon, bakit ba yung taong yun napakasama pero ayaw pang parusahan ng Panginoon, di po ba? Apo. Pero alam niyo po ba, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang pagpapahinuhod ng Panginoon, bagaman ito ay nagluluwat, pero hindi po ang ibig sabihin ay wala na pong katapusan. Sapagkat dito sa atin pong tatalakaying ito ay makikilala natin ano ang kapalit ng pagiging pasensyosyo ng Panginoon kung ang tao naman ay hindi magbabago. Katulad po sa isang pangyayari, kapatid na ni Raya, papaano po nahayag ang pagpapahinuhod o pagpapasensya ng Diyos sa mga tao? Muli po ay sasagutin niya ng isinulat ni Apostol Pedro sa kanyang unang epistola o sulat sa Kapitulo 3, versikulo 20. Sasalin mo ng Biblia na ang bagong ang Biblia. Na noon ay mga suwail, nang ang Diyos ay matyagang naghintay noong mga araw ni Noe habang ginagawa ang daong. Na noon ay kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Kung papaano po nahayag ang pagiging mapagpahinuhod o pagiging mapagpasensya ng Diyos, ito po ay sinasagot sa pamamagitan ng talatang binasa. Nahayag po ang pagpapasensya ng Diyos mula pa ng unang panahon. Noon pang panahon anya ni Noe, bagamat ang mga tao doon ay mga suwail. Ibig sabihin po ng suwail ay sa halip na nga na sumunod sa utos, lumalabag pa sa utos. Kaya ang tao noon ay naging makasalanan. Pero sa kabila ng pagiging suwail o pagiging makasalanan ng tao, hindi niya agad binigyan ng kaparusahan ng mga taong yun. Binigyan niya ng pagkakataon na ang mga tao ay magsisi at talikdan yung kanilang mga ginawang kasalanan. Ang sabi sa talata, ang Diyos ay matyagang naghintay para ang mga tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. At yung tagal ng panahon ng paghihintay, kung gaano katagal ginawa yung daong sa panahon ni Noe, ganun katagal yung katyagaan ng paghihintay ng Diyos sa kabila ng mga tao ay suwail. Bagamat ang Diyos po ay nasa kapangyarihan para bigyan agad ng parusa yung mga taong makasalanan. Pero sa halip na parusahan, dahil sa pagiging mapagpasensya o mapagpahinuhon ng Diyos, mas pinili niyang bigyan ng pagkakataon ng mga taong magsisi at magbagong buhay. Hanggang sa matapos na yung daong na sa kabila ng mahabang panahon, hindi pa rin po nagsisi ang marami. Sa halip, yun lang grand family ni Noe. Yung asawa niya, siya, yung tatlong anak niya, at yung kanyang tatlong manugang. Kaya sabi, 8 kaluluwa lang yung naligtas na ipinakita ng mga kasaysayang naganap nung panahon ni Noe. Alam nyo kasi, sa panahon po natin ngayon, kapatid na ni Raya, kapag ka ang tao ay gumagawa, nabubuhay sa pagkakasala, at yung kanyang pamumuhay na inilalagi sa mundong ito,
na sa kabila ng siya ay masama o makasalanan ay parabagang bumubuti pa at umuunlad ang kanyang pamumuhay, na dahil doon ay para mag-justify ng tao na kahit ako gumagawa ng kasalanan ay napakabait pa rin sa akin ang Panginoon Diyos. Pero tandaan po natin, matyagang naghintay ang Panginoon sa pagsisisi ng mga tao sa panahon ni Noe. Kaya sa halip na maging mali ang kaisipan ng tao, sa halip na makita niyang parabagang kinukonsinti ng Diyos ang kasamaan ng tao, na dahil doon, sa halip na karaka ay ibigay ang kaparusahan, ano po ang dapat makita ng tao sa bawat araw na inilalagi niya sa mundong ito? Ang sagot po ay ipinahayag sa pamamagitan ng Apostol Pablo, na nagtuturo ito ng napakabuting kapasyahan sa ating panahon. Nakasulat po ito sa Roma, Kapitulo 2, Versikulo 4, sa sali ng Bibliang Tagalog, Popular Version. O hinahamak mo ang Diyos, sapagkat siya'y napakabuti, mapagtigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Sa isang tagpo ng pangaral ng Apostol Pablo, ay naobserbahan niya ang maraming tao sa kanyang kapanahunan. Kung sa panahon ni Noe ay maraming mga suwail, gaya ng ating narinig, hindi na nga sumusunod, ay lumalaban pa sa mga kautusan. Kaya dahil doon ay nahantong sa tinatawag na pagkakasala ang maraming tao, ganun din sa panahon ni Apostol Pablo. Merong mga tao na talagang mas pinili ang mabuhay sa pagkakasala o sa mga kalayawan. Pero gayunpaman, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ipinapangaral na Apostol Pablo kung gaano ang pagpapahinuhod o pagpapasensya ng Diyos na hindi niya marapat hamaki ng sino mang tao. Sapagkat ang Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, siya niya'y napakabuti. At dahil sa taglay niyang pagiging mapagpahinuhod, siya niya ay mapagpigil at mapagpaumanhin. At hindi mo ba niya alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Itong mga salitang ito ay tanong na nagpapaliwanag, na dapat ay maintindihan ng tao, na huwag niyang isipin na kung walang nangyayari sa kanyang parusa o masamang bagay, ay parang okay-okay lang ito sa harap ng Panginoon. Nagkakamali po tayo ng iniisip. Hindi natin alam, nagpapahinuhod o nagpapasensya lang ang Panginoon, kaya hindi tayo nakakaranas ng parusa sa mga masamang gawa na ating ginagawa. At dahil sa pagpapahinuhod o pagpapasensya ng Diyos, ang totoo, binibigyan ka lang niya ng pagkakataon na pagsisihan mo ang kasalanang nagawa mo. At kalakip nun ay binibigyan ka rin niya ng pagkakataon magbagong buhay. Kaya napakabuti ng Diyos sa atin. Huwag nawang maging dahilan ito para lumabis. Kumbaga sa anak eh, kung hindi ka pinapalo, hindi ka pinaparusahan ng magulang mo, eh akala mo'y okay lang sa magulang mo yung maling gawa ay ginagawa mo. Pero ang totoo, pinagpapasensyahan ka lang. Pero kung talaga sumusobra ka na, makakaranas ka ng punishment o parusa para makitang makatarungan ng magulang mo. Gayun din ang Panginoon. Kung magmamalabis ang tao at hindi niya tatanggapin yung pagpapahinod o pagpapasensya ng Diyos, hindi niya makikita ang inyong pagkakataon para sa magbagong buhay. Sabi nyo nga po, at yun ang nasa Biblia, ang katarungan ng Panginoon ay mararanasan ng lahat. Igagawad niya ang parusa ayon sa gawa na nagawa po ng tao. Alam nyo, kung minsan dumarating ang tao sa puntong dahil na rin sa sobrang dami at napakabigat ng kanyang nagawang pagkakasala, ay nalilikha sa kanyang kalooban yung parabang may hiya na siya sa Panginoon. Parabang sinasabi niyang, tingin ko, hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Kaya dahil dito, itutuloy ko na lamang itong aking masamang ginagawa. Yun po ba ay sinasang-ayunan ng Biblia? Gaano man kabigat ang kasalanan ng tao, kung ang tao ay tapat na lalapit sa Diyos at magsisisi, ano po kaya, kapatid na Neraya, ang ipagkakaloob ng Diyos sa mga taong ito na
kahit pa gaano kabigat ang kanyang kasalanan, kahit pa gaano siya kasama, pero nasumpungan niya ang pagsisisi at paghingi ng kapatawaran at lumapit sa Panginoon. Ano kaya ang ipagkakaloob ng Diyos sa kanya? Ang sagot po ay ating mababasa batay sa naging karanasan ni David noong kanyang kapanahunan sa aklat ng mga awit 133-4. Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sinong tatayo? Ngunit may kapatawarang taglay ka upang ikaw ay katakutan. Sa talata po na binasa at ating narinig, maunawa natin ang tiyak na kasagutan ng mga unang tao na nakaranas ng pagpapahinuhod at pagpapasensya ng Diyos. Bunga ng kanyang malaking pag-ibig. Ito po ay mga awit ng pagpupuri ni Haring David sa Panginoon. Dahil siya mismo na-appreciate po niya na isa siya sa pinagpasensyahan ng Panginoon sa kanya. Bilang tao at kahit na ang panahong yon ay nasa kalagayang hari, naranasan niya rin pong mahulog sa tukso, mahulog sa pagkakasala. Pero sa halip na siya'y parusahan ng Panginoon, batay sa laki ng kanyang kasalanang nagawa, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay. At nang makita ng Diyos na talagang taos sa puso yung kanyang pagsisisi at pagbabagong buhay, pinatawad siya ng Panginoon. Kaya sa awit ng pagpupuri ni David, sabi niya, Panginoon, kung ikaw magtatanda ka ng aming kasalanan, hindi na kami makatatayo sa iyong harapan. Totoo naman po yan. Kung tatandaan ng Diyos sa ating panahon, yung mga kasalanang ating nagawa, eh lahat tayo, karapat dapat na sa kaparusahan. Subalit sabi niya, Panginoon, merong kapatawarang taglay ka. So, nagpapatawad po ang Panginoon na kailangan lang magsisi, magbagong buhay, at makakaasa tayong sa halip na kaparusahan, patatawarin tayo ng Panginoon. Tiyakin lang natin na totoo sa ating puso, sa ating salita, sa pamamagitan ng gawa na pagbabagong buhay, na talagang nagsisisi tayo sa taglay na ating kasalanan. Inuulit ko po, dahil sa pag-ibig, pagpapahinuhod at pagpapasensya ng Diyos, katulad ni Haring David, binigyan siya ng Panginoon na magbagong buhay, kaya sa halip na parusa, ang nakamit niya po ay pagpapatawad sa lahat ng kasalanang kanyang nagawa. Kanina, kapatid na ni Raya, ay nabanggit ko tungkol sa paksang aralin na ang Panginoong Diyos ay mapagpahinuhod bilang isa sa maraming katangian ng pag-ibig agapin ng Diyos sa atin. At sinabi ko rin na ano ang kaugnayan ng mga tao kung maranasan niya ang pagpapahinuhod ng Panginoon. Dito po ay makikita natin sa huling talatang binasa, ang Diyos ay hindi nagtatanda ng kasalanan. Kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi nagtatanda ng kasalanan ng isang taong lumapit sa Kanya na may tapat na puso at nagsisisi, handa ang Diyos na patawarin ang lahat ng ating pagkakasala. At yung ganong uri ng katangian ng Diyos ang itinuturo niya sa atin, mga giliw naming taga-subaybay. Sinasabi sa atin sa pagkakataong ito, kung meron man sa atin ay nagkasala at humingi ng pagpapatawad at pagpapasensya, igawad natin ang kaukulang pagpapatawad na hindi na po natin tinatandaan kung ano man yung ipinagkasala sa atin ng ating kapwa. Sapagkat ibig ng Panginoon Diyos, kung ano ang katangiang suma sa Kanya, yon ang dapat na maging katangian o pag-ibig ng Kanyang mga lingkod. Kaya sa atin, kapatid na ni Raya, itinatanim sa puso ng kapatiran, pag ikaw, kapatid, ay nagpatawad, magpatawad ka ng may buong katapatan sa iyong kapwa. Huwag na nating aalalahanin pa na pagka dumating na naman sa isang pagkakataon, medyo nagkatampuhan, ay binabalikan pa yung dating kasalanan na pinatawad mo naman na. Kaya sabi ng Panginoon, kung ang Diyos magiging kagaya ng tao na nagtatanda ng kasalanan, wala po tayo. Hindi tayo, ni isa man ay hindi makatatayo sa kanyang harapan. Bukod kay Haring David, kapatid na ni Raya, sino pa ang ipinakikilala ng Biblia na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapahinuhod? Bukod po kay Haring David ay
si Saulo na naging Apostol Pablo. At kung babalikan po natin yung kanyang testimonyo tungkol sa karanasan niya sa pag-ibig ng Panginoon sa kanya, sinulat po niya yan sa kanyang kamanggagawa na si Timoteo. Sa unang Timoteo, Kapitulo 1, Versikulo 15 hanggang 16. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito. Gayon may dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Hesus Kristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Gaya po ng ating narinig sa talatang binasa, ito po ay testimonyo o pagpapahayag ni Apostol Pablo tungkol sa karanasan niya kung paano niya nadama yung buong pagpapahinuhod ng Diyos o ng Panginoong Kristo Jesus sa kanya. Ayon sa kanyang pag-amin, nung kapanahunan niya dati, nung hindi pa siya apostol, siya ay nauuring pangulong makasalanan. Hindi lang basta nagkakasala. No po. Kumbaga, mataas ang posisyon ng kanyang pagiging makasalanan, promotor, pangulo, nangunguna sa pagkakasala dahil isa nga po sa natala ay yung pagpatay sa hindi lang sa taong masama, kundi kahit sa mga taong gumagawa ng mabuti. Kung ating maalala, nung hindi pa niya nakikilala ang tunay na relihiyon at ang tunay na Diyos, maging si Esteban na nanunungkulan bilang diakono sa tunay na iglesia, siya ang nagpahintulot na ito'y ipapatay sa pamamagitan ng batuhin ito hanggang sa mamatay. Kaya nung binabalikan niya yung mga dating kasalanang kanyang nagawa, yung malalaking pag-uusig laban sa mga unang Kristiyano, nakita niya ang kanyang pagiging makasalanan. Pero magkagayumpaman, dahil nahayag sa kanya ang pag-ibig ng Diyos, ang buong pagpapahinuhod ng ating Panginoong Kristo Jesus, sa halip na siya'y parusahan sa napakalaking kasalanang kanyang nagawa, dahil sa mas malaki ang pag-ibig ng Diyos sa kanya, naawa ang Panginoon sa kanya. At bunga ng awa, dahil sa pag-ibig, pinagpahinuhod ng Panginoon sa kanya, nagpasensya, pinatawad siya at binigyan siya ng pagkakataon na magsisit magbagong buhay. At hindi lang po yun. Tinawag pa siya, hinirang pa siya para maglingkod. Tinawag sa iglesyang pag-aari ng Panginoon, hinirang para manungkulang apostol at nagtetestimonyo at nagpapatunay nung kapanahunan niya, siya mismo ang isa sa nakaranas kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa kanya at kung gaano kahaba ang pagpapahinuhod at pagpapasensya ng Panginoon. At yun ang isang halimbawa na kung tayo man ay merong malaking kasalanang nagawa, basta katulad ni Apostol Pablo, aminin lamang natin ito, pagsisihan natin at mangako tayo ng pagbabago, makakaasa tayong katulad niya, pinatawad at kinahabagan ng Panginoon, patatawarin din tayo, kakahabagan niya. At bukod doon ay tatawagin niya tayo at mapapabilang sa iglesyang pag-aari ng Panginoon, hihirangin para manungkulan at gumanap ng isang banal na gampanin. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sana po ay nauudyokan tayo ng Espiritu ng Panginoon at nagiging tapat tayo sa ating sarili na aminin natin na tayo po ay naging makasalanan. At huwag po nating ikahihiya na lumapit sa Panginoon Diyos upang hingin ang kanyang kapatawaran. Sapagkat ang Diyos ay naririto sa ating piling naghihintay o matyaganyang hinihintay ang atin pong paglapit sa Kanya. At sa tuwing lalapit tayo sa Panginoon, mga giliw naming mga taga-subaybay, ano ang dapat na iniingatan natin sa ating puso kung hinahanap natin ang Panginoon? At ito rin ang paanyaya ng Kanyang pagmamahal sa atin na mga tao. Alin po kaya ito, kapatid na Neraya, itong paanyaya ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos? Ipinahayag po ito ng kasangkapan ng Panginoon noon ay isa po si Apostol Pedro. Ito po ang paanyaya ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. At ito'y tumatagos hanggang sa ating
panahon. Mababasa po ito sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 2, versikulo 38 hanggang 39, sasalin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan, at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin, at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos." Napakalinaw po ang mensahe ng pagmamahal ng Panginoon, kung bakit patuloy siyang nagpapahinuhod o nagpapasensya sa ating lahat sa kabila ng ating maraming pagkukulang, pagkakamali o mga pagkakasala. Ang itinuro noon ng Apostol Pedro bilang kasangkapan ng Diyos sa mga taong may ganito ring kalagayan katulad natin ay nagturo siya ng pagsisisi at pagtalikod sa lahat ng kasalanan. Yun po ang panawagan ng pagmamahal. Kaysa sa panindigan natin o kaya pangatwiranan natin yung kasalanan ng nagagawa natin na nagiging dahilan para lalong magalit ang Diyos sa atin pagdating ng araw, mas maigi pong magpasya tayong pagsisihan natin at talikuran yung ating mga kasalanan. At para matanggap naman natin yung pagpapatawad ng Diyos, hindi sapat na nagsisisi lang tayo at may plano tayong magbago. Opo. Kasama po ay tugunin natin ang utos ng Diyos. Paraan para maklaim natin yung kanyang pagpapatawad. Ang sabi sa talata, pagsisihan, talikuran yung kasalanan, at ito yung lalong mahalaga, magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo. Nang sa gayon ay tanggapin ninyo ang kapatawaran sa inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sabi sa Biblia, kung magawa nyo ito, para sa inyong pangako at sa inyong mga anak. Ano ba yung pangako tinutukoy dito? Na ipagkakaloob ninyo sa atin, maging sa ating mga mahal sa buhay. Yun po yung pangakong kaligtasan ng ating kaluluwa. Kung tutugunin natin yung pagtawag ng Panginoon sa atin, katulad ng pagtugon na ginawa ni Apostol Pablo nang siya tawagin at hirangin ng Panginoon sa loob ng kanyang bayan sa huling araw. Na kung tatalakayin natin at ipapaalala kung saan tinawag si Apostol Pablo, tinawag ng Diyos sa Iglesia ng Diyos. Sa Iglesia ang pag-aari ng Diyos, sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sana ay makita natin ang pinakabuod at mensahe ng pagtuturong ito. Una, sampalatayanan natin, ang Panginoon Diyos ay mapagpahinuhod. Ito ang pag-ibig niya sa atin. At kung tila nakikita natin ang ating sarili na hindi tayo karapat-dapat man lang tumingin sa Panginoon, bunga ng ating pagkakasala, udyok ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao ay inaanyayahan niya tayo. Lumapit tayo sa Kanya. May pagsisisi at paghingi ng kapatawaran at bilang nagsisisi at humihingi ng kapatawaran, bunga ng ating bilang ng ating pagpapakababa sa Panginoon ay ang pagsunod sa kanyang utos na magpabautismo tayo. Tumanggap tayo ng bautismo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At kung tayo ay maging tunay na alagad ng Diyos, makakamit natin ang kapatawaran at pangako ng Diyos. Isang bagay pa, kung ang Diyos ay mapagpatawad, tayo na kanyang nilikha at mga tinawag sa loob ng kanyang iglesia ay dapat din namang maging mapagpahinuhod sa ating kapwa. Sana mga giliw naming mga taga-subaybay ay akayin tayo ng pagtuturong ito sa isang matuwid na pagpapasya na tayo po ay magpabautismo alang-alang sa ating ikapagpapatawad sa lahat ng ating mga nagawang pagkakasala. Nawa ay basbasan ng Diyos ang pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.